Magandang araw at magandang buhay mga Corp. So this is Archery and welcome back to my YouTube channel. So nandito na naman tayo ngayon sa Taurus Bike Shop para naman sa panibagong bike check video. So ibabike check natin dito mga Corp. Ang nasa harapan natin, yan syempre wala yan sa gilid at wala sa likuran. Yan, Pinewood Rogue Trail 3. So palagay ko kapatid to ni Dynamite Trail. Yan. So kung may 3, hintayin natin magkaroon ng 4. So darating at darating tayo dyan. Ayan o, di ba? So bago nga pala, simulan ang bike check videos. Gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Ayan. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating bike check or bike related video. So ano pang hinihintay natin mga Corp? Simulan natin ang bike check nitong Pinewood Rogue Trail 3. So ayan mga Corp, ang ating bike check ang Pinewood Rogue Trail 3. So nakita ko kakapost lang nila na ito kaninang umaga. So pinuntahan na natin kagad dito. Malapit lang naman sa akin ang Taurus Bike Shop. Kita nyo, daming nakasabit pa na bike dyan. So napakarami yung pwedeng pagpili ang bike. At syempre meron tayo ng mga mechanics. Ayan, mechanico. Ayan. So, ibabike check natin. Siyempre, sisimula natin sa kanyang timbang. So, ang timbang ng ating Pinewood Rogue Trail 3, 27.5 MTB. And by the way, highway, available ito sa 27.5 at 29er. At kung hindi ako nagkakamali mga ko-herb, same price ang 27.5 at 29. So, ang timbang nito mga ko-herb, 14.6 kilogram. Yan, nasa ano pa siya? Nasa bracket pa siya ng timbang ng isang built bike. At syempre, ang size ng ating frame ay 15.5 inches. Small. Kung hindi ako nagkakamali. Matte red at matte black. Smooth welding. Ayan, ang sirip humisin. Oh, ang sarap humimas mga carp. Oh, smooth na smooth. Humimas ka na lang niya. Huwag kang ihimas ng ibang makines. Ah, alam niyo na yung sinasabi ko mga carp. At syempre, water decals dito. Ang water decals dito mga carp ay yung black. Etong letter ng Pinewood, ito yung pinakakulay ng ating red. Ayan. So, nakatutong tayo. Matte red dito, then dito matte black. Tapos meron ditong matte red. And triple batted 6061 aluminum frame. Gawa sa aluminum frame. Aluminum or 6061. Triple batted dyan. So palagay ko kasha 30 foot dito. Ayan, dito yung kadalasan umuupo. Yung ibang umaangkas. Ayan. Tapos dito meron pa rin ditong water decals na nakalagay Rogue Trail 3. Siyempre may warnings. Yung top tube niya mga ka-erp, hindi siya ganun ka-taba at kalapad. Ang pitit niyang tingnan, ito. Yan, medyo parang itsurang flat dito sa may bandang ibabaw. Pero pagdating mo dito, parang meron siya nakabukol dito. Ayan. So yung parang muscle sa binte. Meron dito Rogue Trail 3. Siyempre, yung nilagyanan ng malamig na tubig natin, yung water bottle cage. Wala siyang bridge dito sa chainstay. Wala rin bridge dito sa seat stay. Ayan. So, don't worry and be happy again mga Corp. Hindi papasa sa quality control yan kung hindi yan matibay. So, matibay yan. At syempre, pwedeng lagyan ng FD. Ayan. Pwede ka maglagay ng FD dyan. So, naka-single by lang kasi to. Naka-single speed or one by ang ating mountain bike. So, nasa sa'yo na yun. Kung gusto mo maglagay ng FD or gawin mo itong 2x, siyempre, meron dito ang protective field. Ayan. Ano lang to, sticker or sabihin na natin adhesive para lang sa temporary protector or protection ng ating chain slap. So, much better kung bibili kayo ng plastic or tela na chain guard. Ayan. Siyempre, meron dito ang Pinewood at dito yung kable ng ating RD. So, napakaluwag ng space ng ating seat stay saka ng chain stay, kaya ang ating caliper ay nasa loob. So ganun lang naman yun. Pag maluwag to, nasa loob yung caliper. Pag masikip to, nasa labas yung caliper. At ang ating dropout
Napapalitan to mga ka-ERP. Ayan. So, madali na makahanap ng dropout niyan. Siyempre, quick release yan. So, dito ngayon sa ating top head tube. Ayan. Nalilito na tayo sa tube. Napakaraming tube-tube na yan eh. Ayan. Head tube natin is 105 millimeter. Sinukat ko yan mula dito hanggang dito. Tapered na mayroong water decals na logo dito sa ating harapan. Pine wood yan, no? Yan. So, tingnan natin sa ating steerer tube, sa kanyang suspension fork, kung tapered din. Yan. O yung tapered din ang ating suspension fork, mga ka-ERP. Kasi wala akong nakikita dito adapter. Ayan. Kitang-kita. Walang daya. Walang halong kemikal. Natural na natural. Ha, di ba? At ang ating suspension fork ay made by Santur. SR Santur XCM30. Yung 30 yata mga ka-ERP, kung hindi ako nagkakamali, ay 30 millimeter ang kapal or lapad ng stanchion. Ito. At speaking of stanchion, sinukat ko yan, 105 millimeter din. Ayan. Coil type ang ating suspension fork. Alloy ang crown. Alloy ang lower at alloy ang arc. Ayan, itong gando. Siyempre, may manual lockout. Ayan, no, ang lambot. Ang smooth. At dito, yung kanyang preload. Ito. Ayan. Bahala ka na pumihit niyan kung anong gusto mong settings ng iyong preload. Dito ngayon yung kable o yung lock o yung holder, cable holder ng ating suspension fork. Ilan lang yung suspension fork na may nakikita ko nandito yung holder ng ating cable. Ayan dito yan. Oh, di ba? Quick release, syempre. Quick release. Ayan, 27.5. At dito sa hubs, ang hubs natin ay Solon. Made from alloy. Na ball bearing type. Nakita ko may rubber dito eh. Quick release. Ayan. Medyo may kakapalan yung hubs natin dito sa may bandang harapan. Baka lang ating spokes, bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes, 32 pieces din ng ating bakal na spokes. Etong rims niya mga ka-ERP, may nakita ko rito. Papakita ko lang sa inyo. Aluminum 6061. Ayan, double wall by pine wood. May sticker dito eh. Ayan o, oh, may pine wood dito. Magkabilaan yan, dito rin. Ayan. Mga ano to mga ka-ERP? Mga 20 millimeter ang kanyang rims. At syempre, ang gulong natin, Arisan. Ano to, hapon? Arisan. Ano? Na ang sukat ay 27.5 by 2.20. May kalaparan ng ating gulong. Pero, ang ninipis ng nubs niya, mga ka-ERP. At ang lalayo ng distansya ng nubs. Ayan. Pero ang lapad nito, oh, 2.20. Di ba? Syempre, ganun din sa kabila. Arisan. Arisan, ayun, arisan na tatak na gulong. Ito yata yung tinatawag nila na gum wall, mga ka-ERP. Gum wall, 27.5 by 2.20. Ayan, ang ganda. Aluminum alloy, 6061, double wall na rims na may sticker na pine wood. Bakal na spokes, 32 yan. At syempre, Solon na hubs. Aluminum alloy din. Ayun, nakikita nyo ba, mga ka-ERP? Ayun, ayan. Quick release yan mga ka-ERP. Dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Ang cogs niya, ayun, ang smooth. Ang sarap paikutin. Ang dulas. Di ba mas masarap yung madulas? O, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang dami mong pwedeng pagpilian ng kanyang gear dito. Ang sarap ng ano nito. Hindi pala masarap. Hindi ka mabibigla. Pag nag-shifting ka, hindi ka bibiglang bigat, hindi bibiglang gaang kasi marami itong gear. At the same time, ang tatak nito ay maninilip tayo. Sagmit. Ayan, sagmit nga. Tapos ang RD natin, syempre, Shimano Diore. Ayan, sana all naka-Diore na 12-speed. Ito yung may clutch. Ayan, no, clutch. Close, open, close, open. At ang ating tension pulley ay ano to, oversized na plastic. Ang kanyang guide pulley ay oversized pa rin
na plastic pa rin, hard plastic to mga ka-erp. Mas matigas pa to sa ulo ko. Ayan, antigas-tigas na nga ng ulo ko, matigas pa rin to, no? Ang kadena natin, HG. So, kung ano ako nagkakamali, ayun, Shimano nga. Shimano CN-M6100. So, palagay ko, kasama to nung sa Diore. Ayan, pa-comment naman mga ka-erp kung tama tayo or mali tayo. Ayan. At ang ating crankset ay square tapered removable chainring. 170 mm ang crank arm na may tatak na pine wood. Ayan. Ayan, nakita niyo naman. At ang ating chainring ay aluminum 6061T6. BCD 104-36 teeth. Hmm, ganda nung design niya mga ka-erp. Meron tatlo rito pero dito wala. Maluwag. Ayan. Square tapered ang ating BB. Yan, buti pa ang bike may BB. Yan. At ang ating seat clamp ay made from aluminum alloy din, wala siyang tatak. Kung hindi ako nagkakamali, 32. Ayan. Kasi ito 31 to eh. 31.6 ang taba ng ating seat post. So malamang mas malaki yung ating seat clamp. Ayan. Ito 31.6, 350 mm ang haba. May setback siya, single bolt. Andito lang yung bolt niya, pero ito natitilt to. Ang ating pedal, tingnan natin, palagay ko to, ano to, alloy to. Tingnan natin. O, alloy nga, Lodi. Alloy, Lodi. Yan. So, meron ako nito. Magwa 1 year na, buhay pa rin. Basta sanay kayo mag-maintenance ng bearing yan. Yan, tatagal sa inyo yan. Yan. Kupas na nga yung akin eh, buhay pa rin eh. At ang ating upuan, para siyang pamaypay. Ito yung hawakan. Tapos ito, pwede mong pamaypay. Pine wood yan. Ang nipis ng foam at matigas. Talaga, promise. Matigas talaga siya mga ka-erp. At matulis, ingat ka, baka matusok ang puwit mo rito. Baka ma-jempot ka rito. Sakit nun. Diba? At may mababaw dito, malamang may ipo ng ihi mo rito. Tayo ka na lang pag nakautot ka kasi walang singawan eh. Yan o. At ang stem natin ay 80 mm made by pine wood. Naka-negative siya. Ito yung tinatawag ko na kamao. Ang headset natin ay Neko. Top cup natin ay Neko. Yan, nag spacer niya 10 mm saka 5 mm. Yan. Ang upuan tuloy. Ang handlebar natin mid-rise, tama ba ako mga ka-erp? Mid-rise ang tawag dito. 720 mm made from aluminum alloy, may tatak na pine wood. Yan, ang ating handle grip malambot na goma kasi may mga maliliit na bilog-bilog. Sag meat, ito yung may tornilyo eh. Yan, madali na siyang baklasin. Kasi meron siyang isang tornilyo. Dito wala. So, wala ring end cap. So, ito maganda mga ka-erp. Kasi yung end cap, nalalaglag yun, natatanggal. So, butas yung handlebar mo. Kagaya nung akin. Ayan. Ang ating, uy, ang ganda ng ating hydraulic brakes. Shimano MT200. So, yan. Napakabihira ng MT200 ngayon. Napakahirap maghanap. And syempre, Diore 12-speed. Ito. Ano to? Push, pull to. Push, pull. Ayan. O, di ba? Basta Shimano mga ka-erp, push, pull yan. Pero try natin. Uy, pwede. Uy, pwede. Panalo mga ka-erp. Ayan. Balik natin. Tapos, syempre, sa kabila, wala ka makikita. Kasi, naka-1x lang yan. So, preno lang to sa ayong kanyang grip. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Syempre, alloy to. Kaya, ito ay naka-post mount na caliper. At ang ganda ng rotor niya mga ka-erp, may tatak pro. Ayan o. Oh. Yung pro yung kanyang rotor, 160 mm. Ayan o, oh, 160 mm. Ang ganda ng design. Promise. Ito lang o, oh, pampaganda na ito. Gaganda na yung bike mo rito. At sa kabila, ganun pa rin. Post mount na caliper made by Shimano MT200 and pro. 160 mm na rotor. Ito yan. At ito yung kabila ng ating crank arm. Siyempre, square tapered dyan. So, palagay ko, wala na ako nakakalimutan mga ka-erp. Ang ganda nito. Pinewood Rogue Trail 3. 3 daw yan, 3. Hintayin natin yung 2 or hanapin natin yung 2 saka yung 1 at hintayin natin yung lalabas na 4. So, ayan mga ka-erp, ang ating bike check. Siyempre, yan ang Pinewood Rogue Trail 3. So, nagulat ako dito sa price nito mga ka-erp. Hindi ako makapaniwala talaga. Promise. Nagkakahalaga ang 27.5 at 29.
Same price to mga ka-ERP dito sa Taurus Bike Shop ng 19,500 pesos. Kita nyo naman mga ka-ERP. Diore 12-speed to. Saka MT200. Yan, kita nyo naman. Panalong-panalo mga ka-ERP. So hanggang dito na lang ang ating video. Siyempre, huwag kalimutan pindutin ang road, ang subscribe button. Road to 11,000 tayo. Maraming salamat. So ilalagay ko na lang sa description mga ka-ERP ang Facebook link, contact number at Google Map ng Taurus Bike Shop para sa mga gusto mag-avail ng Pinewood Road Trail 3. So nawawala talaga ako sa sarili mga ka-ERP. Parang mapapanaginipan ko ito mamaya. Ayan. So kitang-kita tayo bukas. Kita-kita tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.